Sa ating sarili ngayon, manunubos Kristo po. Mga anghel sa kalangitan, masayang nag-awitan ng papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na mga kapatid, muli ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating hinihiling. Ngayon ay Sabado, tayo nananalangin at humihiling ng kagalingan sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Atin itong itaas sa kanyang tulong. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, pinaging dapat mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Sinawang isinilang ng mahal na Birhen sa kanyang pagiging di na iba sa amin, ay magpaging dapat na kami ay makapiling sa kanyang paghaharing walang maliw. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makakapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagaan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagaan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ang katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang mananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos.
sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala ito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Sinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga tikasiyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ang nag-utos, agad itong matutupad. Dumarating sa daigdig na hindi magluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita't pahabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. Pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Hindi nagluwat, dumating sa Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan. At bumaba sa kanya ang Espiritu gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat, bayan ng Diyos. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. At kayo din nga po ay Sabado, ito'y panahon, pagka Sabado, marami ang pumaparito at humihiling ng kagalingan sa ating dakilang patrong Santo Padre Pio. Palakpakan natin Santo Padre Pio.
At nawa ang inyong mga panalangin, kahilingan, mga ipinagpapasalamat ngayon ay itaas sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At naway baunin ninyo ang kanyang mga pagkapala at biyaya sa inyong pag-alis dito sa National Shrine. Mga minamahal, ngayon po ay buka ngayon ang ating huling misa para sa Kapaskuhan. At bukas ay Epipania, ang sunod sa ang Lunes naman ay pagbibinyag sa ating Panginoong Hesukristo, no? At sa mabuting balita na ating napakinggan, ito'y tungkol sa pagbibinyag kay Jesus. At maganda na atin ngayong balikan yung ating biyayang tinanggap nung tayo'y binyagan. Marahil, ito'y naririnig nyo lang pag tayo kayo nagsaseminar sa binyag, pagkakay magnininong at ninang. Marahil ay, ano nga ba yung biyayang tinanggap ko nung ako'y binyagan? Sa edad nyo ngayon, tinatamasa nyo ba yung biyayang iyan? O alam nyo ba ang iyong biyayang tinanggap nung ikaw ay binyagan? Una, nung tayo binyagan, tayo ay nagiging ampong anak ng Diyos. Tayo nagiging anak ng Diyos, no? Dahil nung tayo binyagan, nawala ang kasalanan ng ating minana sa ating mga magulang, unang mga magulang, si Eva at si Adan. No, tumatanggap tayo ng napakaraming biyaya. Tayo nagiging inosenteng inosente nung tayo'y binyagan. Tayo'y malinis na muli nung tayo'y binyagan, nung tayo'y bata pa. Yan, katulad ng mga bata, no? Tayo'y inosente, malinis. At ang hamon ng Diyos sa atin, nawa yung ating kainosentihan, yung ating kalinisan ay ating ma-maintain habang tayo'y tumatanda. Pero tayo tutulungan ng simbahan para yan ay ma-maintain natin. Kaya tayo kinukumpilan. Kaya tayo'y nangungumunyon. No? Kaya tayo, pag nagsasama, tayo'y nagpapakasal. Sapagkat tinutulungan tayo ng simbahan para yung biyaya ng binyag na ating tinanggap, tayo manatiling malinis. No? Nawa, sa oras na ito, ay yan ay maging paalaala sa atin na tayo'y muli ay maging malinis sapagkat tayo'y napakadami ng biyayang tinanggap nung tayo'y binyagan. Padalwa, tayo'y nagiging miyembro ng simbahan. Kaya ka nakakasimba dahil binyagan ka. Sino dito ang hindi pa nabibinyagan? Ano? Kaya ka naririto, kaya ka miyembro ng simbahang Katolika, binyagan ka. Nabinyagan ka. No, ang pumaparito ay binyagan. Tayo nagiging miyembro ng simbahan, tayo nagiging magkakapatid kay Jesus, no? Sa bisa ng binyag, tayo ng magkakapatid at tayo miyembro ng simbahan. Tayo ay nagiging tagapagmana ng kaharian ng langit. Napakadami ng biyaya. Iki-anak ng Diyos, tagapagmana ka ng kaharian ng langit. Siguradong pag umalis ka sa mundong ito at na-maintain mo ang iyong kalinisan, may langit kang pupuntahan. Yan ang iyong tunay na tahanan. Pang-apat, tayo ay nagiging tahanan ng banal na Espiritu Santo. Kaya ikaw ay sacred, kaya ako ay banal. Kaya ang hamon, huwag ninyong pababayaan ang inyong dignidad bilang tao. Huwag ninyong ide-desecrate yan. Banal ka. Sapagkat tayo'y bininyagan. Banal na banal ka. Kaya huwag ninyong dungisan ang iyong pagkatao. Ang Diyos ang nakatira sa iyo. Ang banal na Espiritu ang nakatira sa iyo. Kaya, huwag mong dungisan ang iyong pagkatao.
Kaya marami kang nararanasan sa iyong buhay ngayon. Marahil ang iyong dignidad bilang lalaki, bilang babae, bilang anak ng Diyos ay dinungisan mo. No? Ano nagpapadungi sa atin ay di ang ating pagbabad sa kasalanan. Kaya nga, ang binyag ay napakalaki na nagagawa sa tao. Tayo'y nalilinis niya. No? Kaya tingnan ninyo, mamaya magbabasbas ang pari ng mga religious articles. Ang tunay, ang binabasbasan niya ay tayo. Kaya pagka ikaw ay nawisikan, napatakan ng banal na tubig, anong ginagawa, ang gagawin natin? Tayo'y nag-aantanda ng krus. Yan ay paalaala ng binyag na aking tinanggap. Kaya ka nag-aantanda ng krus una. Ako'y anak ng Diyos. Ganun niyang katibay. Kaya ang demonyo'y takot dyan. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y miyembro ng simbahan. Ako'y nilinis ng dugo ni Jesus. Kaya pagka kayo winisikan, hindi lang yung iba nakakaranas ng kagalingan. Bakit? Sapagkat sa puso niya, alam niya ang kanyang tinatanggap. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y miyembro ng simbahang ito. Ako'y nilinis ng dugo ni Kristo. Napakalalim. Sapagkat pagiging winiwisikan, mamaya napunta ka dyan sa ating fountain ng holy water. Kayo'y nagbabasa ng kamay, ang inyong kanang kamay, inilalagay nyo doon. Kayo'y nagsasign of the cross. Anong ibig sabihin nun? Yan. I am a child of God. I have been redeemed by the cross of Christ. I have been made a member of God's family. I have been washed, forgiven, purified by the blood of the Lamb. Kaya napakaganda niyang paalaala sa atin, mga minamahal na mga kapatid, na pag tayo ay binabasa ng banal na tubig, isang dakilang paalaala, yan ay tinanggap mo nung ikaw ay binyagan. Ikaw ay anak ng Diyos. Kaya mga minamahal, ngayon sa banal na misang ito, yan ay paalaala sa atin ng pagibinyag kay Jesus, bagamat sa Lunes ating ipagdiriwang ang baptism ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon naman, ipinapalaala yung binyag na ating tinanggap. Ikaw ay malinis na malinis. Huwag mong dungisan ang iyong dignidad bilang tao. Huwag mong dungisan, huwag mong siraan ang iyong dignity. No? Sapagkat si Jesus ang nananahan sa iyo. At kung sakali man na ngayon ikaw ay bagsak buhat sa kasalanan, mangumpisal ka, magsisi ka, magbalik loob ka, muli mong hugasan ang iyong kaluluwa ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mong aming maihae, mahainan ang aming mga alay, ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya, kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos, na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo, lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-inisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat niyo ang kaharian at ang kapangyarihan purihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pagkang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oh.
ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Doon sa bayan ng Bethlehem, may isang dalang daming ni tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala makamta namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye
sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang banal na tubig na ito ay magpaalaala ng ating pakikiisa sa kamatay at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.